Broadcasting Company. Giving you more music and best variety. This is 106.3 Rajonati. Your friendly radio station, Rajonati. Sumaya, kiligin, matakot, malungkot sa mga istoryang magpapakirot sa puso ng bawat Pilipino. Dito sa Dear God. Dear God, isang mapagpalang araw po sa lahat ng nakikinig ng Dear God. Ako po si Cindy, 25 years old at isang single mom. Sumulat ako sa inyong programa upang ibahagi ang karanasan sinapit ko sa kamay ng aking dating kinakasama na si Randy. Sa 2 taon kasing pagsasama namin, hindi ko naramdaman na pinahahalagahan niya ako. Puro na lang siya. Niwala man lang akong narinig na kami. O kahit man lang hininiya ang opinion ko sa mga desisyon ginagawa niya. Walang ganun. Basta ang kanya, ang sinabi niya, ang nasusunod. Hanggang sa isang araw, sinampal na lamang ako ng mapait na katotohanan. Katotohanan babago sa buhay namin mag-ina. Good morning, love. Mabuti't gising ka na. Halika, maupo ka at ipaghahain kita. Maaga akong nagising at itong anak mo ang aga maglambing. Kaya eto, nagluto na ako para makapagbaon ka na rin sa trabaho. Sayang din kasi kung bibili ka pa sa kantin. Eh di ba sabi mo ang mamahal ng pagkain doon? Ipagtimpla mo nga muna ako ng kape. Tsaka ano ba yan? Agang-aga, Cindy. Wala na naman tigil yung bibig mo. Ang dami mong sinasabi. Ang sinasabi ko lang naman ay para makatipid ka. Yung ibibili mo ng ulam sa kantin, pwede na yun pandagdag sa gatas ni Ninyo. Bakit? Kulang pa ba yung binibigay ko sa'yo, ha? Aba naman, halos magkanda kuba-kuba na ako sa pagtatrabaho para lang sa paggatas ng anak mo. Mahiya ka naman. Anak natin, Randy. Anak natin. At saka, magkano lang ba inaabot mo sa akin, ha? 1,000, tama? At sa tingin mo, yung 1,000 na yan, magkakasya yan? Eh, sa ulam pa lang natin dito, wala pang isang linggo, ubos na yung inaabot mo. So, sinasabi mo, pabaya akong ama, ganun ba yon? O di ikaw na. Ikaw na, mabuting magulang. Mabuti ka nga. Mag-aantay na lang sa iaabot ko. Ako ba, naisip mo kung gano'ng ka-stressful ang trabaho ko? Na kahit gusto kong mag-resign, hindi ko magawa? Hindi ko magawa dahil sa leching responsibilidad na to. Eh kung sana pinayagan mo ako magtrabaho, eh di sana hindi tayo kinakapos ngayon. Ang mahirap kasi sa'yo, puro pride ang pinapairal mo. Eh hindi naman tayo niyan mabubusog. Gutom ang inaabot na din, Randy. Gutom. Pwede bang tumigil ka na? Iritang-irita na ako sa boses mo. So tuwing uuwi ako, lagi na lang ganyan. Parang masinggan yung bibig mo. Sinasalubong ako ng bibig mo. Pwede ba kahit minsan tumahimik ka naman? Tatahimik lang ako kung maayos mo nagagampanan yung responsibilidad mo. Kahit hindi na lang para sa akin. Kahit na lang sa anak natin, Randy. Dati nung nililigawan mo pa ako, sabi mo di mo ako pababayaan. Kaya nga sinagot kita. Kasi tiwala ko sa'yo. At ang maging tayo ay isa sa pinagsisisihan ko. Kasi sa lahat ng nakarelasyon ko, ikaw lang, Cindy. Ikaw lang masyadong madami sinasabi. Bakit hindi ka gumaya kay Lailani? Kanino? Kay Lailani? Lailani, Randy! Yung pokpok dyan sa kabilang barangay na donut ng bayan? Yun ba ang gusto mong babae, ha? Ang baba naman ata ng taste mo! Sumigil ka na kundi tatama ka sa akin! Hoy, Randy! Cindy! Ano ba yan? Umagang-umaga! Away niyong naririnig ko! Eh, paano ba naman kasi, Nay? Itong si Cindy, umagang-umaga, dada ng dada! Naririnig na ako kada uwi ko. Imbis na pagsilbihan ako, ang dami mo nang sinasabi.
Nakakawalang ganong mo eh. Pagka ganito darat na mo. Nay, nagsuggest lang naman ako na magbaon siya para makatipid eh. Masama po ba yun? Sa gatas at diaper pa lang ni Ninyo, kapos na tayo. Kaya tama lang na magtipid siya kasi may anak na siya. Mabuti sana kung binata pa yan eh. Walang kaso yun. Kahit mamudmud pa siya ng pera sa kung sino-sino man niyang gusto. Pero iba na kasi ngayon, Nay. May anak na siya. Wala man pala masama sa sinasabi ni Cindy, anak. Tama naman ah. Sundin mo na lang kasi alam mo nung isang araw, problemadong-problemado na yan. Kung saan kukuha ng panggatas ng anak nyo. Eh, nag-text ka naman, gabi na. Gutom na yung apo ko. Kaya sabi ko sa kanya, umutang mo na sa tindahan gawa nang hindi natigil si Ninyo kakaiyak. Eh, Nay, hindi ko namang ginusto na late ang pasahod sa amin eh. Napupuna ko nga, anak. Madalas late pasahod sa inyo. Kung hindi late, kulang naman. Ano ba yan? Ba't di kayo magre-reklamo? Halos doon ka na tumira. Pero ang sahod mo, ang liit. Oo nga, Nay. Saan naaabot ang 3K na sahod sa isang buwan? Eh sa pamasahe pa lang, lugi na. Tas ayaw pa magbaon, kala mo naman napakayaman niya. At ikaw, mukhang pera. Oo, ito. 1,000 nung matigil ka na. Sige ko, Nay. Papasok ko muna ako sa kwarto. Para bigla ako nabusog. Busog na busog. Kumain na muna. Hindi na ho. Papasok na rin naman. Diyan na kayo. Hayaan nyo na yan, Nay. Ganyan yan pag sinasabihan. Napapagod na rin ako, Nay. May anak na kami, pero kung umasta siya, parang binata pa rin. Huwag kang mag-alala, anak. Lagi ko siyang palalahanan. Basta, huwag ka lang mapapagod na umintindi para sa anak nyo. Oo naman, Nay. Para sa anak namin. Iintindihin ko siya ng iintindihin. Baka kasi nag-a-adjust pa siya sa bagong buhay na kasama ako at ang anak namin. Pero sana bilisan niya naman. Sana. Naniniwala naman ako, anak, na malalagpasan niyo. Madami pang darating na mas mabigat pa. Kaya lagi kang magpapakatatag. Opo, Nay. Maraming salamat po sa payo niyo, ha? Siya, sige na. Kumain na muna tayo. Baka kasi mamaya magising na naman ang apo ko. Makalimutan mo na naman kumain. Halika na. Sige po, Nay. Kain na po tayo. Oh, ba't ang aga mo yatang bumalik? May nangyari ba? Oo. Ayaw mo ba? Siyempre gusto. Gusto ko nga wag ka na umuwi sa inyo. Dito ka na lang. Dito na lang tayo. Yan din gusto ko, Han. Gusto ko magkasama na tayo. Mabuti pa dito kapag pupunta ako sa'yo. Halimuyak mo ang naamoy ko at ang mga ngiti mong sasalubong sa akin. Samantalang sa bahay, kung hindi bunga ng asawa ko, share mo naman ang nanay ko, naririnig ko. Ano ba kasi ang pinag-awayan nyo, ha? As usual, pera. Pera na naman. Kaya yung asawa kong mukhang pera. Kala siguro, bangko ako na pwede laging withdrawan ng pera tuwing uuwi ako sa kanya. Aba, hindi ako namumulot ng pera sa kalsada, no? Hindi ba niya alam na pagod na ako sa katatrabaho? Maabutan lang siya, tas ang dami pang satsat. Nakakairita. Tama na yan. Magkano ba kailangan mo? Meron ako dito. Bibigyan kita. Alam mo namang hindi kita matitiis eh. Okay na, Han. Nag-abot na ako kanina bago umalis. Huwag mo nang isipin yun. Gusto ko lang naman maglabas ng sama ng loob. Kasi hindi ko matanggap na pati sarili kong nanay. Siya ang kinakampihan. Pagka ako talaga hindi nakapagtimpi, hihiwalay ako na yung si Cindy. Para tumahimik ng buhay ko. Talaga? Kailan? Tapos magsasama na tayo? Oo naman, magsasama na tayo. Umahanap lang ako ng tiyempo. Hindi na tayo maghiwalay. Ang hirap din itong ginagawa natin. Tago tayo ng tago sa kanila. Eh bakit hindi pa ngayon? Gustong gusto ko nang magsama na tayo. Darating din tayo dyan, Han. Konting tiis na lang. Kailan pa yun? Naiinip na ako? Hindi ko na kaya na magustuhan lang uuwi dito tsaka ka lang pupunta. Alam ko naman na wala akong karapatang magreklamo. Kasi ginusto ko to. Ginusto ko ang gantong relasyon. Pero sana isipin mo rin ako. Isipin mo rin yung tayo. Alam ko yun. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan
para tuluyan na tayong magsama. Salamat, babe. Pangako. Lalagpasan ko pa ang ginagawa niyang pag-aalaga sa'yo. Magiging mabuting may bahay ako. Alam ko naman yun. Halika nga muna rito. Halika nga. Mamaya na. Ipaghahanda muna kita ng pagkain. Diba? Sabi mo, di ka pa nakain dahil sa bunganga ng asawa mo. Meron ako diyang sinigang. Mamaya na yan. Dito na muna tayo. Halika na. Ah, sige na nga. Yun! Yan ang gusto ko sa'yo. Laging game at sinusunod ako. Siyempre naman, kahit anong gusto mo gagawin ko. Lahat-lahat. Dahil nga sa madaming bagay na di namin mapagkasunduan ni Randy, dear God, madalas siyang hindi umuwi sa bahay. O kung uuwi man, magbibihis lang at magdadala ng damit at aalis din agad. Hindi ko natuloy alam ang gagawin ko. Nahihirapan ako sa sitwasyon namin dahil parang hangin na lang ako kontra tuloy niya. Nakakapagtapo lang pero tiniis ko. Tiniis ko ang lahat alang-alang sa anak namin. Hanggang sa isang araw, nagugulat na lang ako sa mga madidiscover ko. Mars, kamusta ka na? Ang tagal na natin hindi nagkita. Anong balita sa'yo? Ito, Mars. May isa ng trophy. Mabuti ka pa. Anong mabuti doon? Eh, ang naging tatay naman ng anak ko, parang ewan. Sana talaga nakinig ako sa nanay ko na wag akong papatol sa taong yun. Yan tuloy na pala ako. Bakit naman? Eh, kasi yung tatay ng anak ko minsan na nga lang umuwi kasi panay overtime. Para daw sa panggatas ng baby namin. Pero ang binibigay naman kakarapot lang. Kulang pa sa pang-araw-araw namin na gastusin. Hindi ko na nga, Mars, alam gagawin ko eh. Sino ba naman kasing tatay niyan, ha? Masyadong pabaya sa responsibilidad. Si Randy, Mars. Randy? Randy? As in Randy ni Aling Nene? Yung nagtatrabaho ang factory worker sa kumpanyang pinapasukan ko? Oo. Doon ka pa rin ba nagtatrabaho, Mars? Oo, doon pa rin. Ah, oo. Doon nga din siya nagwo-work. Mars, maitanong ko nga lang. Kasi curious na talaga ako. Totoo ba na laging late pa sahod doon? Kasi itong si Randy, lagi ang dahilan eh late daw sahod, kaya di agad makapag-abot ng pera. Tas kapag hinihiritan ko, nadagdagan ng bigay kasi nga ang lakas ni baby sa gatas, ang sabi konti lang daw sinahod niya. Kung ibibigay niya raw sa akin lahat, wala na sa kanya matitira. Kaya di ko na pinipilit, dinidiskartehan ko na lang. Yan ba ang sabi sa'yo, Mars? Hindi sa sinisiraan ko siya sa'yo, pero kasi, Mars, sa tagal ko na nagtatrabaho doon, hindi pa nalate ang pasahod sa amin. Minsan nga, pag natapat ng Sabado ang cut-off, Friday pa lang may sahod na kami. Kaya imposible yung sinasabi niya. Yun kasi sabi sa akin ni Randy eh, Mars. Nagagalit pa nga kapag pinagsasabihan ko. Tsaka, Mars, malaki ang magpasahod doon. Meron pang allowance ng binibigay. Kaya hindi ko alam kung bakit niya sinasabing konti lang ang sinasahod niya. Hindi ko na talaga alam, Mars. Ni minsan nga, di ko mahawakan payslip niya eh. Kapag tinatanong ko naman kung pwede ko bang makita, ang sasabihin di pa binibigay ng HR. Kaya minsan, sa dami kong ginagawa, nakakalimutan ko nang ulitin itanong. Naku, Mars, huwag kang magagalit ha. Pero kasi... Bakit? Ano ba kasi yun? Kasi, kilala mo ba si Lani? Yung nailani sa kabilang barangay. Yung sikat sa kalalakihan. Aba, oo naman. Sino bang hindi makakakilala doon? Eh, salandinon kung sino-sino nalang pinapatulan. Ayun nga, kasi nung isang linggo, parang nakita ko sila na magkasama ni Randy. Totoo ba yan, Mars? Saan? Anong oras mo sila nakita? Kasi last week kumain kami sa labas ng mga kawork ko after ng shift namin. Eh sakto sa kabilang table, nakita ko si Leilani. Ngayon, binati ko. Tinanong ko kung sinong kasama. Ayun, biglang labas itong si Randy galing CR. Parang nakakita ng multo. Tinanong ba naman ako kung anong ginagawa ko? Sa isip-isip ko, aba Randy, restaurant to. Alam mo, kakain. Mars, sila lang ba magkasama? Oo, tingin ko kasi before sila umalis, tinanong pa nga sa akin ang asawa mo kung nagkakausap pa tayo. Eh ang sabi ko, hindi.
matagal na kako wala tayong nakakapag-usap, gawa ng busy ako. Sakto naman na nagkita tayo ngayon, kaya shinare ko na sa'yo. Pagkatapos mong sabihin yun, anong reaksyon niya? Bigla siyang umiti, tas nagpaalam na naalis na sila. Sa tingin ko, Mars, base sa nakita ko, may relasyon sila. Pero ako lang to, Mars, ha? Baka mali lang ako. Alam mo, Mars, matagal na akong kinukutuban dyan kay Randy. Kasi sa tuwing mag-aaway kaming dalawa, lagi niya na lang ako kinukumpara kay Leilani. Kesyo ganito, ganyan daw si Leilani. Eh ako naman, di ko masyadong pinapansin. Kasi alam ko naman na yung tipo ng babaeng yon ay di naman sineseryoso. Kung sino-sino ba naman karelasyon nun. Kaya iniisip ko, palipasan lang yun ng oras. Basta obserbahan mo, Mars, ha? Kasi sa nakita ko, may pahawak pa ang asawa mo sa bewang ng babaeng yon. Hindi lang yung simpleng magkaibigan o nagkita ng bigla. Baka kasi kaya nagkukulang ng bigay sa'yo kasi meron pang isang binubuhay. Oo, Mars. Maraming salamat, ha, at sinabi mo to sa akin. At feeling ko, tama ang kutob mo. Eh kaya lang, hindi ko mahuli-huli. Matinik magtago. Hindi na nakontento na may anak na siya. Ang gusto pa, dumapo sa babaeng mababa ang lipad. I-confirm mo muna, Mars, ha? Baka kasi nagkakamali lang ako. Ayoko nang masira kayo dahil sa maling hinala. Oo, Mars. Salamat. Alis na ako, ha? Baka hinahanap na kasi ako ni nanay. Sige, Mars. Mag-iingat ka, ha? Bye! Nanay? Nanay! Nandito na po ako! Oh, anak. Mabuti't dumating ka na. Kanina pa, iyak na iyak si Ninyo. Akin na po, Nay. Nay, dumating na po pala si Randy. Ang sabi nung nakaraan, ngayon uwi niya, wala pa rin po ba? Dumating na, anak, pero umalis din agad. Kumuha lang ng ilang damit, tas nagpaalam na, babalik daw siya ulit. Di ba rest day niya ngayon? Imposible namang papasok siya. Nagsabi ba daw po kung saan pupunta? Hindi, anak, pero kakaalis lang niya. Siguro kung magmamadali ka, maaabutan mo siya. Sige po, Nay. Teka lang po, ha. Baka po maabutan ko siya. Puntahan ko po muna. Meron din kasi akong itatanong sa kanya. Oo, sige. Tingin ko, di pa yung nakakasakay. Puntahan mo na sa paradahan. Sige ho, Nay. Sa inyo po muna si Baby, ha. Baby, dito ka muna kay Mama, la. Pupuntahan lang ni Mama si Papa mo. Sige, anak. Mag-iingat ka. Salamat po, Nay. Asan kaya si Randy? Mukha yatang nakasakay na yun. Kailangan ko pa naman siyang makausap. Teka, teka. Si Randy ba yun? Randy! Randy! Hindi ata ako naririnig. Kuya, sundan mo nga po yung tricycle, nakakaalis lang. Importante lang po na makausap ko yung taong yun eh. Aba, at saan na naman kaya ito pupunta? Kilala ko tong bahay na to, ah. Ito, kuya, ang bayad. Salamat. Mabuti naman at bumating ka na. Kanina pa kita inaantay. Nasabi mo na ba kay Cindy? Wala pa siya doon. Umuwi ako eh. Si Nilang at saka si Ninyo nakabutan ko doon. Eh, ayaw ko namang mag-alala ka, kaya nagmamadali na ako. Sasabihin ko na lang sa kanya sa huling uwi ko sa bahay. Tapos, magsasama na tayo. Anong ibig sabihin nito, Randy? Cindy? Tama ba narinig ko? Magsasama na kayo? Eh, paano naman kami, Randy, ng anak mo, ha? Ganun-ganun na lang ba yon? At ikaw naman, Leilani, tama nga sila. Mas makati ka pa sa higad. Nakakita ka lang ng pugad, dumapo ka naman agad. Wala ka na bang ibang kahihiyan sa katawan, ha? Bakit ka ba nandito? Pwede ba? Umalis ka na? So tama palang usap-usapan na ang parehong higad kapag nagsama nakakasira ng pamilya. Hoy Randy, may anak ka? Tapos ito ang maririnig ko? Magsasama kayo? Ano to? Ano tong patangahang sinasabi mo? Matagal na akong nawala ng pagmamahal sa'yo. Sa pagbubunga nga mo palang, ubos na pasensya ko. Mabuti pa dito kay Leilani. Napapahalagahan ang pagkalalaki ko. At higit sa lahat, wala akong naririnig na nakakarindi. Kaya pwede ba? Umalis ka na. At dahil lang ba kaya mo to gawin, ha? Hihiwalayin mo ako? Paano ang anak natin? Ibigay
mo sa akin ang bata at kami na nilalaylani ang magpapalaki. Oo nga. Ituturin ko naman siyang tunay na anak. Ibigay mo na lang sa amin para free ka na. At anong tingin niyo sa anak ko, ha? Parang isang laruan na kaya lang ibigay kong kani-kanino? Buhay ang pinag-uusapan natin dito, ha? At hindi isang bagay. Ang gusto ko lang naman ay mapaayos ang sitwasyon ng anak natin. Kaya sana, Randy, mag-isip ka. Nakapag-isip na ako. Matagal na. Ihiwalayan na kita. Total naman, hindi tayo kasal, kaya wala tayo obligasyon sa isa't isa. At kung iniisip mo ang bata, huwag kang mag-alala. Mabuting tao si Leilani, kaya maaalagaan niya ng maayos si Ninyo. At akala mo, basta-basta ko ibibigay si Ninyo? Mahiya ka naman, Randy. Siyam na buwan ko siyang dinala. Ako ang nagpakahirap habang ikaw nasa kandungan ng iba. Tas ngayon sasabihin mo sa akin yan? Ang kakapal ng mukha nyo! Ang kakapal ng mukha! Hindi na nakakapagtaka. Kaya ka iniwan kasi masyado ang madrama. Anong telenovela ba pinapanood mo? Bawas-bawasan mo? Hindi maganda yan. Hey, Leilani, huwag kang makialam dito. Sampid ka lang sa usapan na to. Ikaw ang sampid lang. Pupunta-punta ka rito para awayan lang si Leilani? Wala ka makahihiyan at dito ka pa mag-iiskandalo? Hindi ako mag-iiskandalo ng ganito kung hindi ka gumagawa ng gantong katarantaduhan, Randy. Hindi ka ba nakakaintindi, ha? Ayoko na sa'yo. Ayoko na. O gusto mo pa, ispelling ko pa para mas maintindihan mo. Umalis ka na dyan. Alis! Randy naman! Ayusin natin to. Para sa anak natin. Please naman, no? Wala na tayong aayusin kasi sira na. Sira na ang relasyon natin at ni Katiting, wala na akong nararamdaman sa'yo. Kaya umalis ka na. Hindi ka ba nahihiya sa mga tao? Pinagtitihinan na tayo, gawa ng pinaggagawa mo. Kayo dapat ang mahiya. Mga wala kayong hiya. Walang hiya. Umalis ka na lang kasi. Gusto pa atang maging artista? O sige, sa'yo na ang corona. Basta sa'kin si Randy. Ang kapal naman ng mukha mo. Kasing kapal ng makeup mo. At least, ako ang pinili. Tama na yan, Nan. Huwag mo nang patulan. Sayang na ang laway mo dyan. Cindy, umalis ka na. Hindi na magbabago ang pasya ko. Magsasama na kami ni Lani. At kukunin ko ang bata. Kami ang magpapalaki sa kanya. Alam ko namang wala kang kapasidad na gawin yon. Kasi wala ka naman trabaho. Kaya bilang bawi na lang sa nagawa namin, kami na ang bahala sa pagpapalaki. Hindi ako papayag. Anak ko yon. Ako ang naghirap doon. Sigurado ka? Eh sa akin mo kinukuha ang perang pambili ng pangangailangan ng bata. Kaya paano ikaw ang naghirap doon? Basta sa akin ang bata, bahala ka na kung anong gawin mo sa buhay mo. Pero hinding-hindi ko sa'yo ibibigay ang anak ko. Hindi mo ibibigay? Pwes, bahala ka ng buhay ng bata. At kala mo susuporta ako yan? Hindi, oy! Kapag wala sa akin ang bata, walang suporta. Tapos ang usapan. Halika na Hansel. Wala lang say-say kung makikipag-uusap pa tayo sa babaeng yan. O kayo, tapos na ang palabas. Finish na. Magsiuwi na kayo, mga chismosa at chismoso. Hoy, Randy! Leilani! Buksan niyo ang pinto! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Hindi pa! Diyos ko! Diyos ko, tulungan niyo po ako! Parang awa mo na, Randy! Tulungan niyo ako, Panginoon! Hindi ko kaya to! Dear God, sumama na nga si Randy sa kanyang babae. Ang masaklap nito, kahit anong pilit ko na kumbinsin siya na ayusin namin ang aming relasyon, hindi na rin siya nakikinig sa akin. Ang gusto na lamang niya ngayon, dear God, ay makuha ang bata. Tinutuon niya ang kanyang sinabi na kung wala ang bata, wala ring suporta. Kaya naman, hikahos ako ngayon na buhayin ang aking anak na mag-isa. Mabuti na lamang at ang nanay ni Randy ay tinutulungan ako sa pag-aalaga ng bata habang ako ay naghahanap ng trabaho. Kung mababasa niyo itong aking liham, sana matulungan niyo akong malaman kung ano ang pwedeng kaso na isampa kay Randy at sa kanyang babae
kung sakaling magpursigi akong ituloy ang reklamo laban sa kanila. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, nagmamahal, Cindy. Cindy, mga nagsiganap. Iram Ann Desipida bilang Vivian. Rose Marilyn Baguio bilang Aling Nene. Gladys Banalan bilang Leilani. Adrian Layao bilang Randy. At Miss Denise Ann Natividad bilang Cindy. Tagapagsalaysay, Jasmine P. Siman. Mga gawaing teknikal, Joshua Kasupang, Video and Audio Editor. Grace Sandalang at Shelby Cortez, Graphic Designer. Sa direksyon at panulat ni Jessica Makasinag. At yan nga ang storya ni Cindy, isang babaeng nakaranas ng pang-aabuso sa kamay ng kanyang live-in partner. Mga kalambenya at mga kalambenyo dito sa Dear God, matutunghayan natin ang iba't ibang kwento na hango sa totoong buhay dito sa ating lipunan, partikular dito sa lungsod ng Kalamba. Ito ang programang magmumulat sa ating mga kaisipan at magiging daan para tumulong tayo sa advokasya na matulukan na ang karahasan laban sa mga kababaihan. Sa umagang ito, tatalakayin natin ang karanasan ni Cindy, hindi niya tunay na pangalan, sa kamay ng kanyang live-in partner at ama ng kanyang anak na si Nino. Si Cindy ay humihingi ng payo kung ano ang pwedeng ikaso kay Randy. Sa tanghaling ito, mga giliw namin taga-subaybay ng Dear God, kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa psychological abuse o mas kilala sa emotional abuse at economic abuse, inaanyayahan po namin kayo mag-comment sa ating Facebook Live Gender and Development page. Or mag-text sa number na Globe 0966-458-2084. At kung may mga BAUDES officer na naka-tune in ngayon at meron kayong gustong itanong, comment na, message na, or mag-text na. Ayun, magandang tanghali, Ma'am Nancy. Yan, magandang tanghali din na long time no see. Oo, adyasa. Nanibago ako. Nanibago ka ba? So, ilang episode nga? Tatlo yata yung na-miss kong episode, Ma'am. So, salamat sa Diyos at ako yung muling nakabalik dito sa ating programa sa Dear God. After a little naman, ay accident na nangyari sa akin. At least maganda na ang pakiramdam ngayon. So, ayos na. Na-miss ko kayong lahat, Ma'am. At saka siyempre yung ating mga taga-subaybay ng Dear God. Pero siyempre, lagi nyo akong kasama. Nakikinig ako ng inyong hindi naman ibig sabihin wala ka dito ay hindi ka nakabahan. Yes. Lagi ka naka-tune in. Yes po. Okay. So, yun. So, welcome back sa akin. Welcome back. And siyempre, Ma'am, bago tayo magpatuloy, eto, batiin muna natin, Ma'am, yung ating laging mga kasama tuwing tanghali. Ayan, ang ating first honor, si Lindsay Castillo. Magandang umaga po sa inyong lahat from Barangay Turbina. So, nandyan din si Christy Rebellosa. More power po from Barangay Uno. Ayan. Ayan. At nandito rin si Marilu Colobong Aguelo. Magandang tanghali po sa lahat. Solid Dear God. Kami watching from God Office, M.O. Yun. Office. Solid Friend. Talaga. Siyempre, pag hindi ka sumolid, sige ka. Ma'am, si Elias Dichoso. Hello po from Barangay Siranglupa. Ayan. Yan. Si Emily Platon Saliba. Magandang hapon po. Watching from Barangay Bubuyan. Ayan, okay. Mamaya na yung ano ni Lindsay. Mamaya natin balikan. Na, medyo HB na si Lindsay. Oo. Ayan, on. Halos sa kanya ayan, sunod-sunod, ayan. Diba? So, balikan natin mamaya ang comment mo, Lindsay, ha? Habang kami naman ni Ma'am Nancy, pag-uusapan namin yung ano, nangyari kay Cindy. Ayan. Sige, Ma'am Nancy. Ayan. Si Cindy, no? Medyo ang kanyang kwento ay live-in lang sila, no? Ni opo, Ma'am. Naanakan Randy, siya. Naanakan siya ni Randy. At meron sila ngayon anak na si Nino. Opo. So,
Dahil siguro hindi natin alam kung ito ba ay nagkabiglaan lang ba itong dalawang ito or nagmahalan din naman siguro sana, no? Noong umpisa. Siyempre so, yung kanilang baby mukhang nagbunga lang dahil sa kanilang pagmamahalan. Yan. Sana nga pagmamahalan, hindi yung ano, kapusukan. Yes. Kasi magkaiba yun. Minsan nami-misinterpret, no? Oo. Pala nila love. Oo. Yung pala, so, kapusukan. So yung kapusukan, kung hindi ready, so medyo hindi pa sila handa doon sa kanilang mga responsibility. Kaya dapat pag tayo ay nagsama, nag-decide na magsama bilang mag-asawa, ay alam natin kung ano yung mga responsibility natin. Yes. Di ba? At sana alam din natin kung ano yung mga dapat na aspeto na nakapaloob doon sa relasyon. Yes. Kasi nga, kung hindi, baka mamaya nagsama lang kayo bilang mag-asawa pero yung pagmamahalan ay kulang. No, 'di ba? Nagkabiglaan lang, tapos yung respeto sa isa't isa wala pa. Yung financial na estado ng buhay ay medyo hindi handa, yes. Kaya medyo maninibago sila, no? Nagkakahirapan. Iba pagka binata or dalaga, na sarili mo lang yung binubuhay mo. And then pag nagkala kayo, nagkaasawa, nagkaanak, nag-iiba. Pati yung priorities mo ng paggastos. Ngayon, kung hindi ka pahanda, nabitawan yung pagiging binata mo or dalaga mo, medyo magkakaroon ng problema doon sa relasyon. No? Katulad nitong nangyayari nga kay Randy at kay Cindy, na dahil siguro financially hindi pa sila ready na mapakain nila yung sarili nga nila, eh may bata na sila, di ba? May baby na pinapagatas. So, medyo dahil sa kakulangan ng pera, medyo si Cindy ay nagdi-demand ng mas more. Eh kasi ma'am, pinatigil naman siya maghanap buhay. Yan. Hindi na siya pinayagang magtrabaho ni Randy. Nung mabuntis siya, ibig sabihin, pagka ang lalaki ay nag-demand sa asawang babae na huwag ka nang magtrabaho at mag-alaga na lang ng anak, dapat alam mo rin na responsibilidad mo na kaya mo silang buhayin. Buhayin, dalawa na yan eh. Oo. Diba? So yan. Na kaya ng kinikita mo. Kaso hindi nga. Eh, parang sa nangyari, doon siya nagkaroon ng problema. Oo, dahil hindi pinatigil kaya. Pinatigil niya sa trabaho, pero hindi naman niya pala kayang suportahan yung pangangailangan ng kaniyang pamilya. At nung nagdi-demand na itong Cindy, ang tingin ng asawa, binubunga na siya. Apo. So yun, sa halip na, alam mo yung magtulungan sila bilang mag-asawa. So, ang nangyari kay Randy ay sa halip na i-face niya yung reality na ito, yung kakulangan, paano ba tayo magtutulungan. Mm-hmm. Ang ginawa niya, lumabas siya ng bahay. Ng comfort zone. Yeah, umanap siya ng iba. So, may ready naman na magbibigay. Oh, may available. May available na magbibigay. So, pagtakas yan sa responsibility. Yes. Diba? So, unfortunate to kay Cindy na sa halip na magtulungan sila bilang mag-asawa, ay hindi nga nangyari. At bagkos, ay nagkaroon ng other woman itong si Randy. Siyempre, ma'am, siyempre, di ba? Pagka wala naman yung iba yung sitwasyon ni Lailani at saka ni Cindy. Si Cindy, may anak. Oo. Nakukonsumisyon. Oo. Eto si Lailani, walang iniisip, kundi magpaganda. Magpapango. Maligo. Siyempre, eto si Randy, iba ang magiging dating sa kanya. Sa kanya. Itong si Lailani, wala siyang dinidemand, kundi ang pagmamahal ni Randy. Samantalang itong isa, siyempre, yung responsibility. So, yan na nga yung hindi kahandaan ni Randy na pumaloob sa isang relasyon, di ba? Kulang, ma'am, yung pagmamahal na sinasabi. Kasi kung mahal niya si Cindy, yung totoo, wagas, ang pagmamahal niya kay Cindy, hindi magiging mabigat sa kanya ang pagbigay ng responsibilidad sa kanya at hindi siya hahanap ng iba. Para meron siya mapaglibangan. So wala pa yung total commitment kay Randy. Kasi once na sinabi natin yung total commitment bilang mag-asawa, yun ay ibibigay mo na magtutulungan na kayo at hindi ka hahanap ng iba. Kasi nga, you are committed with your wife. Yes. No? Kahit pa yun sabihin mong live-in man yan or kasal. Mm-hmm. Diba? So yun yung ano natin eh.
gusto sana yung affection mo nandoon, yung caring mo doon sa asawa mo, na alam mo na nahihirapan financially, so dapat mag double time ka nga na kumita, pero dahil nga meron ka lang ibang napupusuan, ang nakikita mo na ngayon sa asawa mo ay puro negative na yun. Fault finding ka na lang eh. Puro yung ano na lang, mga pangit na lang. Pangit na lang. Nakikita niya. Hindi niya na ma-appreciate yung ibang bagay. Mm-hmm. Kasi nga ma'am, meron na siyang ibang, may reservation na sa puso niya, di ba? Sabi nga, hindi naman totoo yung kantang, sana dalawa ang puso ko. Para magmahal. Para diba? Magmahal. Pag mahal mo si Cindy, mahal mo rin si Lailani. Hindi, siyempre, papangit ang tingin mo dun sa isa. Yeah. At siyempre, mas maganda yung isa, doon naman mapapaling yung pag isa mong pagtingin. Oo. Kaya, ayun, ang... Then, pinagpalit ni Randy. Diba? Si Cindy. Kay Lailani. Kay Lailani. Kahit pa sabihin mo na hindi maganda yung background ni Lailani, hindi na yun makikita ni Randy. Kasi ang nakikita na lang doon, payapa yung loob niya eh. Siguro kasi nga, nahulog na rin yung loob ni Randy. Mas mahal na niya si Lailani. Siyempre, di ba, pag tayo nga, pag in love eh, love is blind nga, wala ka lang nakikitang mali. At pagka siguro, umiibig ka. Yung responsibility, wala pa kasi siyang responsibility pa rin, kay Lailani. Si Lailani pa nga nagbibigay ng pera sa kanya, di ba? So, hindi natin alam kung itong si Randy ay magiging mature kung if ever na dumating sila doon sa aspeto na marami na may anak na rin sila at kulang ang kinikita. Ay baka the same. The same yung magiging pagtingin ni Randy doon sa sitwasyon. Baka in the end, iiwan din si Lailani. Yeah. May possibility. Oh, kasi nga ito, ang gusto lang niya is more on parang pleasure. Yung makawala. Makawala siya sa responsibility. Sa kanyang responsibilidad. Yung puro gusto niya sarap lang. Ayaw niya lang hirap. Ayun. So yun ang mahirap. So may mga ganyan talaga lalaki. No? Siguro marami nakaka-relate ngayon dito. Tingnan nga natin yung ating mga comment. Tingnan natin yung sinasabi ni Ma'am Jan. Ayan. Sabi ni Lindsay, abandonment at neglect or kapabayaan ang ginawa ni Randy dun sa mag-ina niya, dahil sabi ni Cindy, hindi na nga siya anong tawag dito, hindi na siya sinusuportahan. Ayan. At ang sabi pa dyan ni Lindsay, abnormal na tatay daw. Nako, yan. yan na. Galit na, oh. Magtrabaho ka para buhayin anak mo. Huwag mong panghinayangan yan, ganyang klaseng tao. Hingi ka ng advice sa DSWD, hindi niya makukuha ang bata. Ayun. Tapos? Si Lindsay pa rin. Nako, huwag mo habulin asawa mo. Mahilig magtrabaho. Ano yun? Magtrabaho ka na lang at ipakita mo na kaya mong mabuhay nang wala siya. Ayun. Yeah. Maganda naman. Sabi nga, be strong. Oo. No, di ba? Sabi dyan ni Mama Jane. Hi, Ma'am Jane. Barona. Barona. Gandang tanghali po. Lunch na po tayo. Ingat po tayo lagi, lalo na ngayong malakas ang ulan. Oo nga po. Ayan. Malakas ang ulan, kaya ako'y naka-outfit ngayon. Pang-ulan. Kasi ito nga, ma'am. Balikan natin yung sinabi ni Lindsay, no? Sabi niya, ang dali talaga sabihin na ta. Huwag mo nang habulin yung asawa mo. Mm-hmm. At ikaw ay magtrabaho na lang at ipakita mo na kaya mo. Kaya mo. So yun yung ginagawa natin ngayon, ma'am. Tinutulungan natin ng mga babae na ma-empower. Mm-hmm. Kasi ito lang naman yung paraan para ang mga babae na kahit na anumang problemang dumating sa kanyang buhay, hindi siya nakadepende sa isang lalaki. Lalo na kung mapang-abuso tong lalaki. Yes. Ito, diba? Opo. Na kung ano man at ano man ang mangyari, kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa. Yun po talaga ini-encourage natin sa mga kababaihan. Kahit na po tayo magkaroon ng magkaroon ng asawa at anak, sana wag pa rin natin laging kakalimutan yung sarili natin. Kasi we can never tell. Yung kagaya nga nangyari, minsan, magkasundo kayo, nagmamahalan kayo, maya-maya, isang bukas, ayaw na sa'yo ng lalaki. Totoo nga. Meron kang choice. Yes. Hindi ka kaawa-awang, pag iniwan ako, anong gagawin ko? Sinong magpapakain sa amin ang anak ko? Diba? Yun yung nakakalungkot na senaryo ngayon sa ilan sa mga kababaihan.
na once na nag-asawa na, yes, di ba? Gini-give up nila yung profession. Yes, ma'am. Oh, just to take care of their children. Their children. So actually yan ay ano nga eh, muntik nang nangyari yan sa akin, oh. Mabuti na lang hindi. Kasi sabay-sabay yung anak ko noon, tatlo agad. Apo. Ngayon namo problema ako noon kung paano ko siya aalagaan. And ang advice nga ng gusto ng asawa ko noon sa akin ay mag-resign na ako. Pero awa ng Diyos, ang tatay ko, ang ano niya is, huwag kang mag-resign kasi hindi natin alam kung ang asawa mo ay magiging responsable hanggang huli. Hanggang huli, tama naman. Kasi baka bigla daw mag-segue. Paano yun kung makakuha ng ibang babae? Paano ka nga mabubuhay? Oo, kung nakadepende ka sa habol niya. Ka lang habol dyan, sabi niya sa akin. Pero hindi naman nangyari na ako ay pinagpalit or ano. Pero fortunate at hindi rin ako nag-resign kasi nga katulad ngayon nabiyuda ako, di wala ka sanang kita, di ba? Okay, ma'am. Eh hindi, di empowered na empowered si Ma'am Nancy, di ba? At least kahit papaano may kita ka. Opo. Masaya ka na. At kaya mong buhayin yung mga naiwan sa iyo ng asawa mo. So hindi man kanya na samahan at to the end. Maganda naman yung kanyang ano kasi hindi naman siya ng ibang bahay, buhay lang. Oo, naglumipad na lang papuntang langit. Yun. Oh, pero at least, di ba? Kailangan tayo ay may hanap handa buhay pa rin. Na. Handa pa rin. Oo. At yun din, yun yung mga unavoidable circumstances ng buhay. Hindi naman, minsan nga, yung kagaya ng sitwasyon nyo, minsan, hindi natin malalaman, biglang nagkaroon ng aksidente. O sakit. Hindi diba? Natin masasabi. Oo. Tayo bilang mga babae. Kailangan. May sarili tayong makita para economically independent. Yes. Sana yung lahat ng nakikinig na kababaihan, no, ma-instill talaga sa isip natin na kahit konti, kahit ikaw ay nag-commit ng sarili mo para sa iyong mga anak, napakagandang ano naman noon. Napakagandang gawain na ikinukumit mo yung sarili mong buhay para sa papalakihin mo yung mga anak mo. Pero sana kahit konti, meron ka pa rin pinagkakataang para sa iyo. Yes, tama. Na yun naman ay magagawa mo kahit ikaw ay nasa bahay, may uso naman ngayon ng mga home base, online selling, or yung mga business, small businesses, no, ma'am? Oo. Sabi nga natin, kahit hindi ka professional, yes, no? Yes, ma'am. Okay. So, meron ka namang kakayanan. Alam ko, ako nga, may nakita nga ako eh, ano siya. Dabi naman, nagtinda lang siya ng turon. Mm-mm. Pero napag-aral niya lahat ang anak niya. Ayun, oo. Oo. So, ngayon, ano na, nakakapunta na siya ng abroad. Pero kung titignan mo na, nagsusunong yun ng ano, bilaon, nagtitinda lang ng turon. Mm-hmm. Pero nakapagpaaral ng anak. Kaya sabi nga natin, kasi baka sabihin naman ng iba, eh, si Ma'am Nancy, no? Professional yan. Oo. Kaya sinasabi ko rin yung other side. May mga babae din na hindi professional pero ginawa nilang yung paraan nila to earn. Napakadami niya. Napakadami. Yes. Nakikita ko ang dami natin. Halos ang workforce natin ngayon, di ba? Parang balance na yung lalaki at babae. Ibig sabihin nakikipagsabayan na ang mga babae. Sa paghahanap buhay. Meron pa rin mga ilang-ilang na hindi. Pero tingin ko naman, ma'am, sa takbo ngayon, lalo mga nagpa-factories, di ba? Halos pareho, pareho mga asawa, pareho naghahanap buhay. Yung mga modern, ano ngayon, families? Oo. Hindi na ngayon sabi nga, nag-stay home ang mga nanay ngayon. Ayun. Mabuti naman po yun dahil nga, yun, yung mga, yung hindi natin maiiwasan mga pagkakataon. Oo, katulad ditong ginawa ni Randy sa kanyang asawa, di ba, na iniwanan. Ayun, sabi niya, hikahos siya ngayon. Hikahos. Mabuti na lang, at nandun yung nanay ni Randy na tinutulungan siya. Mag-alaga. Ma'am, pagka ganun ba yung kaso, halimbawa, absuelto ba si Randy doon kasi may nanay naman na... Hindi. Kasi hindi naman yung nanay ang may responsibility nung na magpakain ng anak at mag-provide. No? Si Randy yun. Kasi so hindi niya pwedeng ipasa sa... Hindi niya pwedeng ipasa sa nanay na komo ang nanay niya ay nagbibigay na absuelto na siya. Hindi. Kasi it's Randy's responsibility na mag-provide para sa pangangailangan ng anak niya. Yung mabuti na lang at mabait ang biyanan ni ano. Mm-mm. At least tumutulong no? Mag-alaga. Pero hindi pa rin absuelto sa atin si Randy. Sige, ma'am. Balikan natin yung ating mga ano, mga kasama. Maraming si Miriam Manzanero Olivar, ma'am, sabi niya, magandang tanghali po sa magagandang host ng Dear God, Ma'am Jasmine at Ma'am Nancy, Women's Desk of Barangay Palingo. Ayan, good afternoon. Sabi naman dyan ni Irvin Canayon, dapat po talaga kahit may asawa o kinakasama ka, dapat lagi kang handa
ang lahat na pwedeng mangyari sa'yo. Ayan, tama. Ayun, sabi diyan, si Mitch Rosada Gonzalez, sabi diyan, Ma'am, ang maipapayo ko lang, mas maganda na yung nangyari kay Cindy na hiniwalayan na siya ng kinakasama kesa tumagal pa ng tumagal na niloloko lang pala siya ng kinakasama niya. Magtrabaho na lang po siya para sa anak niya para patunayan ng niyang, kaya niyang buhayin ang anak. Kailangan lang niyang maging matatag at malakas para sa kanyang anak. Sabi nga, kung mawalan man ang isang tao sa buhay natin, asahan natin may mas magandang buhay pa na naghihintay sa kanilang mag-ina. Mm-hmm. Kumbaga, kung may madilim na nangyari sa buhay nila, nang kinakasama niya, asahan niyang may magandang bukas pa sa kanila. Oh, ang ganda naman. Ang ganda sabi, sabi nga, Mitch, kung may dilim, may liwanag na dadating. Oh, kaya sabi, there's always a rainbow after the rain. O sabi nga, kung may nagsarang pinto, may magbubukas. Ang dami rin. Ang daming quote para kay Cindy. Cindy, ngayon, tinatanong mo, Cindy, anong maipapayo mo namin sa'yo kung sakasakaling gusto mong Magkaso kay Randy. O, sige, Ma'am Nancy. Okay. With regards to, sabi nga natin, ang panakot niya, no? Pag hindi daw ibinigay ang bata sa kanya, ay hindi susustentuhan. Oh, hindi, unang-una, hindi makukuha ni Randy ang bata. Una, dahil hindi siya kasal sa'yo. Pero, hindi ibig sabihin na hindi siya kasal sa'yo, ay wala na siyang obligasyon. Yes. Maghiwalay man kayo bilang mag-live-in partner, but yung responsibility ni Randy sa kanyang anak ay hindi yon maaalis. Mm-hmm. So, kailangan niyang mag-sustento. Yes. Maayon sa batas, ang lalaking hindi sumusuporta sa kanyang anak ay pwedeng kasuhan. Ayun, isa na itong krimen. Sa RA 9262. So Randy, pwede 'yon pag-aabandona sa anak at the same time doon sa aspeto ng support. No? Mm-hmm. So ikaw ay Randy. So iba pa yung kaso ni ano, ni Cindy, kung gusto man niya yon. So, personally, meron pa rin siya. Pwede siyang, kanyang kasuhan si Randy ng emotional abuse. Dahil nga, di ba, magkasama pa sila noon, niloloko na siya. Yes, tapos, naging miserable yung buhay niya. Sa piling ni Randy, kasi, hindi dahil sa may fault siya, kundi dahil may iba nang minamahal si Randy. Kaya ang nakikita na lang ni Randy sa kanya, ay puro ang kanyang pagkakamali. Keso mabunga nga siya, di ba? Pero hindi natin alam yung pala naman, ang tagal na niya nang niloloko si Cindy. So iba pa, kumbaga doon sa aspeto ng kung ang sa anak, Suporta. So pwede yan. Siya lang, ma'am, di ba? Yung bata lang ang pwedeng suportahan ni Randy. Kasi minsan, meron din ako narinig na kaso na kawawa din naman yung mga lalaki. Kasi wala nang natitira sa kanila dahil nga para doon sa support. Pero siyempre, ang support po, para lang sa bata. So, ikaw financial para, support. Pero para kay Cindy, wala na. Wala kang obligasyon kasi si Randy na suportahan financially yung pangangailangan ni Cindy, yung pangangailangan ng bata. Kaya ikaw, Cindy, kailangan mo ring maghanap buhay ng para sa'yo. Kasi kahit ikaw, meron ka rin din part na responsibilidad na maiambag kay Randy para buhayin yung anak nyo. Kasi dalawa kayong gumawa ng bata, diba, ma'am? Ayun naman ay nakalagay sa family code na pareho kayong may responsibility na suportahan ang bata. O, diba, mga nakikinig, hindi bias ang gada. Pareho. Parehong silang mayroong responsibility. Pero dun sa aspeto ng pagkuha, no? So sabi nga, pwedeng mabisita ni Randy ang bata, pero hindi niya pwedeng kuhanin. Ma'am, yun nga eh, ang isa pang napaka anong senaryo, no? Pag ang mag-asawa naghiwalay, palaging ang batang below 7 years old, palaging kasama yan ng nanay, di ba, sa batas. Siya talaga yung mayroong karapatan na mangalaga dun sa anak niya. Nasa yun na yung bata, tapos wala ka pang sustento, wala ka pang trabaho dahil iniwan mo ang trabaho mo dahil ng pag-aalaga sa bata. Yun yung mga talagang napakabigat na sitwasyon na nagaganap sa isang babae sa panahon ng ganitong problema. Kaya po talaga ang tayo dito sa Sagad na yung pag ano natin na ma-empower din yung kababaihan. Kasi ikaw talaga yung pagbabaksakan ng problema eh. Si lalaki eh, hanggang support lang eh. Ang pag-aalaga naiiwan talaga sa nanay.
Siyempre, paano ka makagtatrabaho kung may inaalagaan kang anak? Talagang didiskarte at didiskarte si nanay para habang pinalalaki niya yung bata, nakakapaghanap buhay din siya. So magkaiba yan ha. Yung hindi kasal, sabi nga natin, yung hindi kasal, apo, yung lalaki, hindi niya pwedeng kunin yung kanyang anak. Mm-mm. Pwede niyang bisitahin, pero hindi pwedeng mag-demand na kunin niya yung bata at makasama niya kung doon ng mga ilang buwan or ilang linggo. Dahil hindi kasal, hindi po pwedeng hindi magkaroon ng ganong arrangement. Pero pagkasal, required yun. Pareho sila kasi may karapatan doon sa aspeto na makasama ang kanyang anak. No? So, may mga special occasions. So, pwede makasama yun ng tatay. Sa'yo ng shared, shared parenting. Parenting. Pero, kaya shared responsibility din. Yes. So, hindi lang sila laki ang kailangan bumuhay sa anak. Uh-oh. Pareho kayo. At makasama. Makasama. Pagkasal ha. So, yan yan. Pero pag yung sa hindi kasal, pwedeng hindi yan makuha ng lalaki. Ano? So, dito naman sa gender and development page, ma'am. Oh, ano sabi dyan? Si Ana Lisa Cosino, pwede daw pumasok ng RA 9262, Bausi, psychological, verbal, and economic abuse. Parang, ma'am, hindi ko nakikita ang verbal abuse so wala, dito. Walang verbal abuse. Ay, ang nag-aaway sila. Ang sinasabi lang naman niya ay, ano, madaldan. Oo. Madaldan. At saka, nagkakaroon sila ng sagutan kasi masakit din naman magsalita si ano eh. Merong time na yung bang matalas din ang dila ni ano ni psychologically yes, psychologically yes. Si RP tapos Garcia. Si RP Garcia, gandang tanghali Women's Desk Barangay Burol po. Ayan ma'am. Maria Teresa Calabia, hello po Ma'am Nancy at Ma'am Jazz. Welcome back. Na-miss ka namin. Thank you, Tess. Thank you. From Denise Ana Tibidad. Hi, Ma'am Jazz. Ayan yung bida natin. Ah, diba, si Denise. First time ni Jazz. Nabigyang buhay. Ang galing gumanap, no? Di, oo. Diba? Talagang parang ano professional eh, yung batang to. So, congrats, ano, Denise. Hi, Auntie Jessica. Ha, ha, ha. Ano? Sino yun? Ano yun? Sino yun? Ano yun? Ah, yun. Magandang tanghali. Tapos, hi, Mike Ate Balmes. Jessica. Hello po, mga beautiful moms. Thank you, Dorina. Ito yung kausap ko kanina sa office. Si Dorina. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Jazz at Ma'am Nancy. Welcome po, Ma'am Jasmine. Thank you, Dorina. Maureen Dicaso, sorry. Magandang tanghali from Bukal. And si Lina Sanyano from Barangay Maunong. Magandang tanghali, Ma'am Jazz and Ma'am Nancy. Tagadyang ka, di ba? Opo, ma'am. Ayan, Jessica Makasinan. Congrats, girl. Denise Ann, natibidad, makakaulit. Aba, syempre. Of course. Mitch Lozada Gonzalez. Hello po, Ma'am Jess and Ma'am Nancy. Happy to be back po again. Na-miss ko po to. Matagal na ako naka-tune in. May mga inasikaso lang po kami. Ngayon, happy to be with you. Pareho lang kami ni ano na nagbabalik. Nagbalik. Ayan. Yan, si Annalisa, ma'am. Commonly, sinasamantala ng kalalakihan ang kahinaan ng mga asawa o kinakasama, lalo na kapag wala itong kakayanang pinansyal. Inaabuso nila ito dahil walang kalaban-laban at ang ilan ay walang kaalaman sa mga dapat o pwedeng gawin ng mga nang-aabuso. Oo, yun nga. Pagka masyado kang dependent. No? So, kailangan ano, basa-basa din ang inyong karapatan bilang mga babae, di ba? RA 9262, according to Nancy Alejan, psychological and economic abuse. Oo. May karapatan. May karapatan siya na manghingi ng sustento sa tatay ng anak niya. Tama naman. Nicole Zarillo, good afternoon po. Ayan. Sabi rin ni Ma'am Maria Teresa Calabia, sana maisip ni Randy ang suporta ng kanyang anak. Hindi dapat isipin. Gawin. I-demand natin. Tama lang, Cindy, na magtrabaho kang muli para sa iyong mga, sa iyong anak. Isipin mo na lang ang buhay ninyong mag-ina para mabuhay kayo ng maayos. Yun talaga. Kailangan nyo mag-move on. Tumayo sa sitwasyon. Ayan yung ating truck driver, si Irvin Canayon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pakibati ang mga kasamahan kong e-truck driver na nakikinig. Hello po, good afternoon. Sa mga e-truck drivers, ayan. And si... Another, kay Dorina.
para doon sa lalaki, di mo na kaya suporta ng kinakasama mo. Di mo na magampanan ng responsibility kung makakapa ng iba. Talaga, oo nga. Kasi daw yung isang kinuha, ano, yun ang tuturo sa kanya. Talbahin yun. So, kay DK Natividad, congratulations to Denise Ann Natividad. Grabe. Nakakaiyak ang segment niya, Hindi Ko Kinaya. For sure, for future yan ang showbiz. Oh, ganun talaga. Iba ang hilatsa ng mukha eh. At ang emosyon todong-todo. Please guys, supportahan natin ang journey niya sa show business. By the way, I'm Denise, fans club president po. Thank you. Dami, fans club na na si Denise. Meron na. At totoo naman, nagulat nga kami kay Denise kasi tinry na. First time. Sabi nga sa office, ma'am, kamusta naman si Denise? Ay, ang galing ma'am ni Denise. Oh. At hindi lang siya basta magaling, maganda pa ma'am. Oh. Maganda, sexy. Oh. Denise, magpapamerienda ka na sa akin niya. Sunod mo. Si Dorina ulit. Sira ulang ama yan. Para kay Cindy, wag mo na siyang pag-aksayahan ng panahon. Stand up ate. Tama. Mm-mm. Yan. Isha. Good afternoon po from Barangay San Jose. Ayun. Ay, top fan, Jessica Lozariaga Makas. Congrats din po Ate Rose. Ang galing naman, oh. Si Rose yung nanay. Ayan. From Lani Rodriguez Hernandez. Good afternoon, Ma'am Jasmine and Ma'am Nancy. And also to President Mike. Okay. And Elizabeth Talentino, magandang tanghali po, Barangay Palingon. Ayan. Ayan, si Malong, ma'am. When the going gets tough, The top gets going, tayo sa sarili pa. Ayan. So, oh, tama naman. Oh, may love dyan. And si Maria Luz Fernandez Dizon, good afternoon po, watching from Barangay Palingon and Mapagong si Daisy Malinaw. Yan, ma'am. So, yun natin ang ating ano, RA 9262. Pwede mo nang gawin ni Denise, ma'am. Ah, ni Denise tuloy. Yeah. Sorry, Denise. Ni Cindy. Nalito ka na. Ay, psychological abuse dahil sa pagiging infidelity. Kasi na siya ay niloloko habang sila ay nagsasama pa. Sama dito pa, ay nagkaroon naman masyadong naging miserable yung buhay niya kay Randy. Sa feeling ni Randy. And then, to follow, kung talagang hindi magbibigay si Randy ng suporta dahil hinihingi niya siya ang mag-alaga, pwede natin siyang kasuhan ng economic abuse. Yun nga, yung pagiging abandonment ng kanyang responsibility. Yes. RA 9262. Provider. Ayun. So yun, ano, Cindy, kung ikaw ay saan mang barangay naroroon, pwede kang lumapit sa ating mga women's desk. Alam na nila kung anong maitutulong nila sa'yo at para makatayo ka. Ngayon, meron din tayong mga programa para sa mga babae na women empowerment. Pakipag-ugnayan ka lang din sa ating TSSD office dito sa City Hall sa Calamba. Para matulungan din siya ka na makatayo. Yun, yun ang maganda doon. So, may mga aspeto, kung may mga skills ka na pwedeng kumita, so pwede natin naman yan ilapit sa ating livelihood department. Yes, diba? Ayan. So, talagang wala na tayong oras, Ma'am Nancy, no? Pero bago tayong magwakas, ako'y buong pusong nagpapasalamat, ma'am, kay Adrian Layaw at kay Jessica Makasinag, yung mga pumalit sa atin dito sa... So, salamat na marami at sana sa susunod ulit. Basta ano, wala kang ano masabi sa dalawa, ma'am. Wala kang reklamo maririnig. Basta pinalo mo. Yes. So happy para sa kanilang dalawa. So, I'm so proud sa inyong dalawa, Jessica and Adrian. Sabi ko nga siya, gumaling na, gagaling na. Diba? Aba, ma'am, siyempre, di ba? Mana sa boss. Hindi naman. Ano na? Tsaka hindi, maganda kasi nga, alam mo yung na-explore nila yung kanilang mga talento, diba? Lalo si Adrian, artista na, nag-horror pa. Si Jessica, writer na, director, nag-artista pa. Alay, nag-host na rin. Saan ka pa? Wala na hahanapin pa. Oh, Jessica at Adrian ha, masyadong build up na. Salamat ulit sa inyong dalawa. Mga mahal naming Kalambenya at mga Kalambenyo, nawa ay may napulot kayong aral at leksyon sa ating storya ngayon. Maaari
kayo magbahagi ng inyong kwento sa ating palatuntunan at mag-text na lamang sa number na 0916-0966-458-2084 o tumawag lang sa 545-6789 Local 1051 or mag-email sa genderanddevelopmentkalamba@gmail.com. Muli, ako po si Yasmin Siman at ito ang programang Dear God, isang proyekto ng Gender and Development Division sa pangunguna ng ating butihing Mayor Justin Mark S.B. Chepeco. Hangad namin ang isang maganda at makabuluhang araw para sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, ako naman po si Nancy Aureliosa Castro, dito lang sa Dear God. Mga kwento ng buhay. Mga kwento ng buhay. Sama-sama ulit tayo sa pagsubaybay. Dear God. Dear God.